Narito ang mga dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang videong ito ay isang gabay lamang. Ang astrolohiya at ang mga bituin ay siyang nagbibigay linaw at pahiwatig upang mailahad ang ating katanungan. Ang ating koneksyon at tiwala sa Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat, kasabay ng paggawang kabutihan sa ating kapwa at disiplina sa sarili ang siyang mananaig. Paalala lamang, ang videong ito ay para lamang sa mga taong may sapat na paniniwala. Kung sa tingin mo ay hindi angkop na mapakinggan ang mga susunod na video, ay maaari mo nang i-skip ang videong ito. Lahat tayo ay may magandang plano at pangarap para sa ating sarili at mga mahal sa buhay. Subalit may mga katanungan tayong hindi masagot. Bakit nga ba mabigat ang daloy ng pera kahit gaano man tayo magsikap? Ano-ano ang mga dahilan kung bakit hindi tayo pinapakinggan sa ating mga panalangin? Alam nating ang Diyos ay hari ng pagpapatawad. Nalalaman niya ang ating mga plano at iniisip. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa kung anong ugali o meron tayo, kundi sa nilalaman ng ating puso. Kahit gaano man tayo nakagawa ng masama at pagkakasala, nandyan pa rin siya at hindi nagbabago sa atin. Hindi nagtatangi ang Diyos, maging ano at sino ka man, dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Walang sino mang makakahigit sa kanyang kapangyarihan. Alam kong napunta ka sa videong ito dahil alam kong interesado kang malaman kung bakit hindi pa pinapakinggan ng Diyos ang ating mga hinihiling. Narito ang iilang mga dahilan kung bakit hindi pa tayo pinapakinggan ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang unang dahilan kung bakit hindi ka pinapakinggan ng Diyos sa iyong panalangin dahil hindi pa ito ang tamang oras. May mga pagkakataon na humihingi tayo sa Diyos ng ating mga kailangan, subalit hindi ito dumadating. Huwag kang mag-alala dahil isa rin ako sa nakaranas ng ganito. Marami akong hinihingi sa Diyos, subalit hindi ito binibigay. Yun pala ay hindi pa oras o hindi pa yung tamang oras para ibigay niya sa akin dahil hindi pa ako handa. Dahil alam ng Diyos kung handa na tayo sa mga ating hinihiling. At kapag handa na tayo, ibibigay niya na ang tamang oras at mangyayari na ang iyong hinihiling. Ang pangalawa, hindi sapat ang ating pananampalataya o faith. Isa sa dahilan kung bakit hindi pa pinapakinggan ang ating panalangin dahil hindi pa sapat ang ating pananampalataya sa Diyos o hindi tayo nagtitiwala ng buo sa Kanya. Dahil nalalaman ng Diyos ang ating iniisip at puso, alam niya kung nagtitiwala ka sa Kanya. Kaya kung may hinihiling kang bagay sa Kanya, magtiwala ka, ibigay mo sa Kanya lahat. Walang duda o walang pag-aalinlangan, ibigay mo sa Kanya lahat. Ang mga hinihiling mo ay papakinggan niya kung may tiwala ka sa Kanya. Kapatid, alam kong maganda ang iyong plano. Itiwala mo to sa Diyos dahil may mas maganda siyang plano para sa iyo. Kailangan mo lang may sapat kang pananampalataya upang mangyari ang mga bagay na hinihiling mo. Ang pangatlo kung bakit hindi pa pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin dahil masama ang ating intensyon o ang motibo. Dahil alam ng Diyos kung ano ang makakabuti para sa iyo at sa iyong kapwa. Kung alam ng Diyos na masama ang intensyon mo, bakit nga ba ibibigay niya ang hinihiling mo? Halimbawa na lamang nito, humihingi ka sa Kanya ng panalangin.
Subalit, sa kabila nito, ay makakasakit ka pala ng damdamin ng iba. Kaya't hindi niya binibigay ang mga hinihiling mo dahil makakasama ito sa'yo. Naharang niya ito dahil makakasira ito sa iyong espiritual. Kaya kung hindi pa pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, tanungin mo ang iyong sarili. Pakinggan mo ang iyong iniisip para saan ba ang hinihingi mo. Para sa sarili mo lang ba o para sa mga mahal mo sa buhay? Kung para sa sarili mo lamang ay hindi ito ibibigay ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagbibigay, mapagmahal at hindi makasarili. Ang pang-apat na dahilan kung bakit hindi pa binibigay ng Diyos ang panalangin mo, dahil sinusubukan ang iyong pananalig. Kaya hindi pa binibigay sa iyo ng Diyos ang iyong mga panalangin dahil sinusubukan ang iyong pananampalataya. Halimbawa na lamang nito ay sinisisi mo ang Diyos dahil hindi niya sinasagot ang iyong panalangin at unti-unti kang lumalayo sa Diyos dahil sa tingin mo ay may pinipili ang Diyos. Kung iniisip mong may pinipili ang Diyos sa panalangin, sa tingin mo kaya'y pakikinggan ka niya? Malamang hindi, dahil sinusubukan ka nga sa iyong pananalig. Kapag alam ng Diyos na buo ang pananalig mo sa Kanya at may sapat kang paniniwala, papakinggan ka niya. Susubukan ka niya kung tatalikuran mo ba siya o hindi. Ang panglimang dahilan kung bakit hindi pa pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, dahil paulit-ulit ka sa paggawa ng kasalanan. Naranasan mo na ba ang humingi sa Diyos pero hindi ito binibigay sa iyo? Isa sa dahilan ay ang paggawa ng kasamaan ng paulit-ulit. Naranasan mo na bang makagawa ng kasalanan sa Diyos at pagkatapos nito ay nangako ka sa Kanya na hindi na uulitin pa, subalit pagkalipas ng mga araw ay naulit na naman ito. At pagdaan pa ng mga taon ay halos dumami pa ang iyong kasamaan. At nang dumating ang iyong matinding pagsubok at kalungkutan, lumapit ka sa Diyos at hindi niya pinakinggan ang iyong panalangin. Ang pang-anim na dahilan kung bakit hindi pa pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, ito ay dahilan kung bakit hindi ka nagpapatawad. Alam mo bang ang hindi pagpapatawad sa kapwa sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa iyo ay isa itong hadlang o harang para pakinggan ka ng Diyos sa iyong mga hinihiling? Dahil alam nating ang Diyos ay hari ng pagpapatawad, sino ba naman tayo na tao lamang at hindi tayo nagpapatawad? Kung nais mong maging mayaman at milyonaryo, bakit hindi ka nagpapatawad ng kapwa mo? Bakit hanggang ngayon daladala mo pa rin ang galit at puot dyan sa puso mo? Huwag kang mag-alala kapatid, isa rin ako sa nakaranas nito. Isa rin ako sa taong hindi marunong magpatawad nung panahon. At nung panahon na yon, marami akong hiningi sa Diyos, subalit ni isa ay wala siyang pinakinggan. Halos 3 taon akong nanalangin at hinihiling ko sa Kanya na magkaroon ako ng anak, subalit hindi niya ako binibigyan ng anak. Napakasakit nito sa akin, kapatid. At nung dumating yung oras na lumapit na ako sa Diyos at nagbalik loob ako sa Kanya at pinatawad na ako ng Diyos, ramdam ko ito, kapatid, dahil pinakinggan niya na ang aking panalangin. Binigay niya na ang aking hinihiling na magkaroon ng anak. Halos 4 taon akong naghintay at kung kailan nagbalik loob ako sa Diyos ay nangyari ang mga bagay na pinapanalangin ko. Sadyang ang hindi pagpapatawad ay napakabigat na daladala upang makamit natin ang tagumpay. Aking naranasan na kapag hindi tayo nagpapatawad, napakabagal ng pag-asenso. At hindi pinapakinggan ng Diyos dahil hindi tayo marunong magpatawad.
Ginawa ko ang videong ito upang ibahagi sa inyo ang aking mga naging karanasan at kaalaman. Upang lahat tayo ay maging bahagi ng Diyos. Upang lahat tayo ay pakinggan ng Diyos. Tandaan mo kapatid, mahal tayo ng Diyos, lagi siyang nasa tabi natin. Huwag ka lang mag-alinlangan na magtiwala sa Kanya. Ibigay mo lahat sa Kanya. Yan lang ang sikreto kapatid. Magtiwala ka lang ng buo sa Diyos. Hinding-hindi Kanya pababayaan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo ay may karapatang magsisi at magtiwala sa Kanya at magbalik loob. Hindi pa huli ang lahat. Kung may mga nais kang hilingin sa Diyos, gawin mo na ang mga bagay nito na magpapabago sa iyong buhay. Hanggang dito na lamang ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.